morning, everyone. This is Virgie again, the dreamer from Mindanao, Davao City. Today's vlog is all about my first week here in my employer's house. At first, since pandemic, yun guys, galing Davao to Manila, Manila to Hong Kong. So, pagdating na ko dito sa Hong Kong, guys, maraming proseso ang nangyari sa airport, Manila, and airport dito sa Hong Kong. And then, na-quarantine ako for 7 days sa Hotel Ramada Hotel dito sa Hong Kong. Unexpected, guys, kasi pinadalhan ako ni Amo ng maraming pagkain sa loob ng 7 days. So, sobrang-sobra pa yun. Marami pang excess na dala ko pa nga dito sa bahay ni Amo. Paglabas ko, guys, sinundo ako ng agent, super hire agency here in Hong Kong, agent. Tapos, dinala ako for my medical kasi kailangan i-medical pagdating dito sa Hong Kong. Pag ako lang, guys, ako lang mag-isa, niwanan ako sa ano sa clinic. Tapos, binigyan lang ako ng MTR map. Hindi ko alam, walang akong idea kung saan yon. Basta, binigyan ako ng MTR map na papuntang consulate of immigration ba yun? Yung pang, para makakuha ko ng ID for my Hong Kong ID na appearance. So, doon na kami nakita ng staff ng agency here in Hong Kong. So, walang kaalam-alam, guys. Na-shock nga si Amo, but naka-alam ko kung saan papunta. But, God's wisdom. After that, guys, balik na kami sa agency. 5 o'clock, sinundo na ako ni Amo. Ni Ma'am at saka ni Sir. Ha, surprisingly, nakita nila ako na nakangiti. At, bata pa mga amo ko, guys. At saka, may itsura din naman. So, nag-usap sila ng agent. After a while, lumabas si Sir at si Ma'am, and the agent said to me, "Good luck, Virgie. Hope you will stay and you will end your contract in Wong family." So, yun. Pagkatapos, kasi may car sila, pauwi na kami, guys. Before kami umuwi, bumili si Sir ng pagkain. Hapon na namin para mag-ano daw kami. Share daw kami sa first dinner here in the house. So, nasya ko, guys, kasi nasa 39th floor kami. So, pagdating ko, guys, kailangan na i-laundry yung mga gamit ko dito sa bahay. Yung dala ko galing sa labas kasi pandemic yun for sanitize. So, yun. And then, pagkatapos, naligo, sabi ni Sir, you take your rest now and you will start tomorrow your work. You will start to work your work tomorrow. So, dun, guys, nakita ko, kailangan kong maglinis. Sobrang dumi. Maraming kailangang linisan sa loob ng bahay since I am the first helper here in the house. So, yun, nag-leave si Ma'am for 3 days kasi pagdating ko is Tuesday. So, Wednesday, Thursday, Friday. Leave si Ma'am for 3 days kasi wala silang pasok Saturday and Sunday. So, dun, nakakapagod, guys. Kasi, bago pa lang tayo, so kailangan tayo na hard work. See, my termination dito sa Hong Kong. So, work, hanggang gabi. Pagkatapos, kain, order lang si Ma'am ng pagkain namin sa labas. Tapos, sama ako ni Ma'am punta ng market para alam ko kung saan ang market banda, yung laundry shop, yung shopping mall. Pero order lang, Jewelry for 1 week yun, guys. Walang luto, walang lahat. Only cleaning. After a week, doon nagsimula na. Nandito na ang baby. Kasi baby alaga ko. Nandito na si Pupo kasi tinuruan ako kung paano mag-alaga ng baby. Kasi iba ang baby dito, guys. At for the whole month, si Sir at saka si Ma'am yung magluluto sa hapunan namin. See? At ako observe lang kung anong mga recipe or ano, ganun. It's very simple. And then, dahan-dahan. So, after a month, tinuruan. Oh, sabi ni Ma'am, okay, you will cook our dinner for tonight. So, may recipe na
iniwan si ma'am para magluto. Yun guys, the good thing lang na nandito ako sa bahay ni amo, kasi yung mga amo ko, hindi sila masilan. Very considerate sila. Walang pakialam sa linis guys, as long as mabantayan mo ang baby. But, since helper ka, kailangan mo naman na kailangan mo na i-tidy up lahat ng bagay na nakikita mo para po ma-impress yung mga amo. So, yun lang guys, no, ang experience ko kasi dito for my whole month, work talaga, work. Kinuha ko yung sympathy nila, yung trust nila. Tapos, always wear your smile. You smile, good morning, good afternoon, good evening, yun guys. And yun ang experience ko na hindi ko talaga nakalimutan yung linis, sobrang kailangan mo linisin lahat ng sulok ng bahay kasi I'm the first helper. Sa pagkain naman sobra, wala akong problema sa pagkain. Yung treatment nila, family lang talaga ako, part ako sa family nila ever since guys for my 1 year. Wala akong masabi. They are so kind and nice employer. Yun lang guys, no, dito sa Hong Kong, kailangan ka hard work, kailangan ka na palaban sa lahat ng mga responsibility, no. Kagaya ko, hindi ako marunong magluto, pero I tried my best na mabigay ko sa kanila yung the best kung unsa, kung ano ang nasa sa akin. Yung natutunan ko Filipino food, I will serve them Filipino food. So they really like it. Yun lang guys, dito sa Hong Kong, kailangan mo ng tiyaga, yung pag-alaga talaga sa baby, kailangan mo na makuha mo yung loob ng amo. Yun lang guys for my update today, and God bless us all.